Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon na tatalakayin. Siyempre, ito po ay nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Whistleblower PH 2.0, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay sa channel ni Whistleblower PH 2.0. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na magsubscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko kung gusto nyo makapanood ng reaksyon na gaya nito. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Whistleblower PH. Pasok! Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tila hindi nagustuhan ang desisyon ni Pbbm na hayaan ang Amerika na magdagdag ng military base sa bansa. Senator Amy at Pfrrd, kaisa na ngayon upang tapikin si Pbbm sa paggawa ng mga desisyong ang mga Pilipino ang direktang maapektuhan. Ayan ha, nagsanib yung dalawa. Parang nagkapalagayan ng loob si Senator Amy at si Fprrd. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Yes! Nagpahayag ng pagkabahala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa karagdagang mga EDCA bases na itatayo sa bansa. Ayon kay Fprrd, maaring maalanganin ng Pilipinas kung sakasakaling mas dadami pa ang mga presensya ng kano sa bansa. Matatandang tahimik lamang ang former president sa mga desisyon ni Pbbm kabakailan at halos mga papuri lamang ang iyong maririnig sa kanya para sa Pangulo. Ngunit ngayon, katulad ni Senator Amy, ay nagbibigay na rin siya ng mga payo na salungat sa pasya ni Pbbm upang tingnan ito ang mga bagay sa iba't ibang anggulo. Pero para sa akin, ito lang, sarili ko lang na opinion. No? Importante din kay Pbbm na magkaroon siya ng mga advisors na gaya nito ni Tatay Digong, no? Sana no, gawin niyang adviser na lang si Tatay Digong kung papayag si Tatay Digong, kasi kailangan talaga ng guide ni PBBM, lalo na may mga umiikot-ikot na hindi magandang enerhiya sa administrasyon ni PBBM, di ba? Sa kabila nito, buo pa rin ang tiwala ni Fprrd na kapakanan ng bansa ang isinasaalang-alang ni Pbbm sa kanyang mga hakbang na ginagawa. Narito ang kanyang pahayag at ang pulso ng bayan. "It would not question the executive function giving to the president to allow America to enter the country and establish additional bases. Naging presidente man din ako. If that is what you, President Marcos, think, that the best interest of the country will be served, fine. Pero ganito yan. Pag maraming base, and in case of war na talagang puputok ito, multiple targets na tayo." Pahayag ni Fprrd. Ayon naman sa mga netizen, "I think mas may point po ang dating Pangulong Tatay Digong. Regardless po ng politics, mas iniisip niya po ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi pa nangyayari pero iniisip niya na ang mga possible consequences na pwedeng mangyari in the long run. Sa panahon ngayon, nakaliwat kanan ang mga labanan ng mga bansa laban sa bansa. Di baling may play safe tayo kesa sa isugal ang mga mamamayang Pilipino sa hindi mas magandang kalagayan in the near future. Since he is the president now, pabayaan natin siya sa diskarte niya. Kinuha kanya sa cabinet niya. Tumanggi ka po. Correct me if I'm wrong. Sana legal lahat ng mga advices mo, hindi po ba?" Another netizen replied, "Hindi naman porket tumanggi si dating Presidente Duterte ay wala na siyang karapatan na magbigay ng komento o advice. Ang iniisip lang ni FP Duterte ay ang kapakanan ng nakararami. Kailangan rin ni PBBM ng mga advice bago siya gumawa ng sariling hakbang." Mantakin mo, kahit wala na si Tatay Digong sa posisyon, mas binibigyan pa rin ni Tatay Digong ng kahalagahan ang lahat ng mga Pilipino. Yung kaligtasan,
syempre yung kalagayan ng ating bansa, mas tinitignan pa rin ni Tatay Digong na kumbaga may ayos ni PBBM. Siguro nakikita din naman natin na may ginagawa ang ating Pangulo ukol dito. Pero mas maganda pa rin, maganda to na nagbibigay ng advice ang isang ang isang dating Pangulong Duterte kay PBBM para maitama kung ano man ang mga mali na magagawa o magiging desisyon. Kasi hindi naman porket presidente, di ba? Tama na lahat. Parang ghost fighter, di ba? Para si Jeremiah at si Eugene, di ba? Naka-guide si Jeremiah kay Eugene para hindi siya maligaw. Kumbaga, nandiyan si Tatay Digong na magbibigay ng advice kay Pangulo para hindi siya maligaw sa kanyang mga desisyon. I voted for PBBM for president, pero hindi po yung reason na hindi na ako pwedeng mag-comment sa mga desisyon niya. Same situation din para kay PRRD. Daming nag-comment sa mga desisyon niya before. Pwede nga walang trabaho o taong namayapa na ang mag-comment because it is just a comment or idea ng individual na tao. Nasa sayo na kung paano mo titimbangin kung alin ang tama at ano ang mali. Ang pinupunto ko lamang po is that tama ka, he is the current president, but it doesn't mean na hindi na pwedeng magsalita tayo, lalo na sa social media like this. About sa pagtanggi niya, kung mapapansin mo yung political history ni PRRD, hindi po siya naging advisor or consultant because he has his own reason. Idea ko lang po ito ha, kasi yan po ang napapansin ko sa previous administration niya. Doon sa legal sana ang advice mo, kung tinutukoy mo is yung comment niya sa desisyon ni PBBM, well, it is not. Kasi hindi naman siya kalihim or consultant, and it is just a comment and an idea na ginagawa din ng ibang tao sa social media, and that time tinanong siya. And nagbigay lang po siya ng sagot and comment, hindi po advice. Palitan ng pananaw ng ilan sa ating mga kababayan. Marcos elected for 6 years. So any events occurring there, from what is now very clear to us that there is a war, we can only say amen, because I do not think that Marcos will have the, I don't know what to do. But hindi na niya mapaalis yung mga Amerikano. Nandiyan nakapwesto na eh. At sabihin mo ng Amerikano, pinapasok ninyo kami at ngayon papaalisin ninyo kami. Pero alam ng Amerikano na wala talaga tayong kasali. We are not claiming anything from China, and China is not asking for any, even 1 hectare of land in Palawan. So what I can say is, we can only tell China, look, we are not part of the hate that existing. We are in our situation now because simply we cannot drive the Americans away. Never since the colonial days until now. We have been after the Spaniards, they came to colonize us. From one colony, Spain, then colony of America. They gained our independence, but they may Clark Air Base sila, tapos may Subic. All those years, when finally a nationalistic Senate voted to drive them out, at ngayon naging mayor, talagang umalis sila, but they are now, they're able to re-deal in again
paano, and that was the visiting forces agreement of Aquino. Sa akin, nag-stand still tayo. Hindi ako na pumayag na additional, and I never asked America to give us the arms. Yung pinapakita nila na propaganda yung mga yun, binili namin yun. Kung may dinagdag lang kayo, para sa inyo yan, in support of your conquest. Kumbaga, pinapain ni Tatay Digong dito, no? Parang huwag masyadong papasukin yung ano, Amerika dito sa Pilipinas. Kumbaga, mahirap na eh. Baka may hindi sila umalis dito. At mamaya, tuloy-tuloy na sila dito. Pero alam na natin na ang Amerika at Pilipinas, magkaibigan yan. Pero mahirap din minsan tayo na maipit tayo sa mga kaaway ng Amerika. Maipit tayo dyan eh. Yan ang panahon ni Tatay Digong, eh hindi siya pumayag sa mga ganong bagay, sa mga ganong kalakaran. So ngayon, sa panahon ngayon ni PBBM is parang pinapayagan ni PBBM na pumasok nga yung mga ganon-ganon dito sa bansa natin. Kumbaga yun ang parang inaano ni FPRID. Hanggat maaari eh, mapigilan. It's conquest of, it's actually imperialism. Ngayon kung mangyari yan, maglipat Visayas and Mindanao, safe tayo. Wala pa, but if they decide to establish more bases, kasali na. So I said, as of now, we are in multiple targets. What kind of weaponry, how much damage would it cause? Mga bakit, look at it, okay. It's a devastated country. There's no building there standing. Yan rin ang ano ko. Ayun, at ating natong hayaan ang video na nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Ayun ha, ano ang maikokomento nyo dito mga katunay ukol dito sa napanood natin. Napanood natin si Tatay Digong na nagbibigay komento. Siyempre parang may halong advice na rin eh, no? Yung binibigay ni Tatay Digong. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dun sa naibigay na komento ni Tatay Digong ukol sa ating napanood? Comment na po kayo sa comment box. Alright? So once again, I'm BT, and I'm out. Peace!